Magandang araw pong lahat. Pagpalain sa lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Maligayang Pasko po ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ating pong pagdinilay sa ating mabuting balita para sa mismong araw na ito ng Pasko, ng Pagsilang, ay narinig natin muli ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ito po yung napakatayog, ngunit may dala itong pahatid sa atin. At mayroon tayong tatlong hahalawing mga puntos. Una po ay, sa pasimula ay naroon ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang ibig sabihin, ito po'y tumutukoy sa anak at sa ama na sila ay talagang magkasama. United na united. Bagamat ang anak ay hindi ang ama at ang ama ay hindi ang anak, sila naman ay united. Sana ito ay makapagpaantig sa ating isip, sa ating damdamin at sa ating gawi, upang makita kamusta ba yung ating paikipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay. Alam nating madali ito ngayong araw ng Pasko, ngunit alam natin na kumisan masalimuot pa rin ang mga bagay-bagay. Magandang makipag-connect, mangumusta. Huwag lang sana yung regalo ang isipin, ano pong regalo ninyo sa akin o anong maibibigay ninyo sa akin, kundi ano yung maibibigay ko sa inyo. Magandang magpasalamat, mag-sorry kung kinakailangan, at magsabing mahal natin ang isa't isa. Pangalawang puntos po ay sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, si San Juan Bautista po. Nagpatotoo po tungkol sa ilaw. So alam natin na kinakailangan nating magpatotoo sapagkat ito yung utos ng ating Panginoon Diyos sa atin. Humayo kayo at gawing aking mga alagad ang lahat ng tao at sila'y binyagan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na sana po hindi tayo maging kampante na tayo mga Kristiyano na, kundi ating sikaping ibahagi yung ating pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng ating salita at lalo tigit sa ating gawa. Pangatlong puntos po, na ang salita po ay nasa sanlibutan. Ngunit alam natin na siya ay naparito sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap. Rejection agad. Bahagi po ng buhay. Hindi lahat ay tumatangkilik, hindi lahat ay gugusto, magnanais. Talagang kahit anong gawin marahil natin at tayong mga tao, ay mayroong talagang hindi gugusto sa atin at kinakailangan tanggapin natin yan. Bahagi po yan ng buhay. At ang Panginoon Jesucristo nga, tunay na Diyos at tunay na tao, may nag-reject pa din sa Kanya. Gayunpaman, hindi natin dapat gawing itong dahilan o palusot upang hindi nagawin ang misyong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakagandang halimbawa ng maibibigay natin sa Panginoon ngayong Pasko ay ang ating sarili sa ating pagmamahal sa Kanya, sa ating pagbibigay ng sarili sa Kanya, at lalo't higit sa ating kapwa. Maligayang Pasko pong muli sa ating lahat.